Nakakat ko na ba talaga? Questionin ko yung Mario. Dilibon, di ba? Bago ako. Hindi ako sanay na ganyan yung ano, kadaming ilaw at camera. Okay, okay. Sanay welcome ako, back. Sanay welcome ako back. Sa kalan. Welcome back, Marvin. Hello, thank you. Okay, pasok na. Ibibigyan na ako, Marvin. Parang pa naman natin ang salubungin natin. Mr. Marvin Agustin, hashtag cooking with crowd. Very proud and ladies and gentlemen. At lahat tayo, syempre sabay-sabay tayo. Sir Marvin, dito po tayo sa kita. It's nice to see you. Good evening po sa inyo. Ayan. Ito po ang inyong microphone po, Sir Marvin. Dream concept. My dream concept would be highlighting the people behind kung ano yung mga masasarap na kwento about the food industry. And these are the people working hard. Working very, very hard. Ito yung mga hindi napapansin, pero ito yung, kunyari, for example, sa dami ng masasarap na pagkain sa probinsya, na pag dinadala dito sa Manila, natitikman na lang natin yung sarap ng pagkain, hindi natin naririnig yung sarap ng kwento behind that food. And that's something that I want to discover personally. And I think people would be, you know, would be happy to know what those stories are. At saka, ang daming mga lumabas in the past 5 years, magagandang shows na sinabi ni Rambo sa America, like Anthony Bourdain. It's actually not talking about himself, but talking about, you know, the current situation of the food industry. Ang sarap itakit kasi lahat tayo kumakain araw-araw, hindi man sa restaurant, pero kumakain tayo sa karinderya, kumakain tayo sa order from, you know, delivery. Meron at meron magagandang kwentong masarap ikwento doon na maiintindihan at lalo natin ma-appreciate kung bakit may masasarap na pagkain tayong nakakain. Yes.